po ng ito. Amen. God is good. All the time. Napakabuti nga po ng Panginoon sa ating mga kapatid. Salamat po sa kanyang mga awit na kapulay. Dito po tayo napakalakas. Dito po natin siya nag-glorify. This is the time of living, ang sabi niya po dito sa Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Naiiyak po kasi ako dito sa kabutihan ng Panginoon sa aming buhay. Sa aking buhay po, I just want to share na before po, way back 2011, 1 year old pa lang anak ko. I pray to God na, Lord, ayaw mo pong habang buhay na lang kami mag-upa kahit na nasa bagong lupa. So, I pray na, Lord, hindi ko po kaya magbigay sa iyo, pero by your grace, help me to give you. And that time po ay, nung nakilala po namin yung church ng aking pastor doon sa Baguio. I remember that time na maliit pa lang po yung aming pinilita, natuto po akong magbigay. And then, time na pinagpala po kami ng Panginoon, binigyan po kami ng pwesto. And that time, nakalimutan namin siya. Nakalimutan kong magbigay sa Panginoon. Umista po ako sa ministry. But by God's grace na, sabi ko, I know, Lord, kung bakit mo po ito binawi sa aming blessing. Because we are lacking na magbigay na sa'yo. Magbigay ng... Yun po kasi, giving is a part of worship. Kung nabasa niyo po yan sa CLDB 1, giving is a part of worship also. So, mula po doon sa Book of Old Testament hanggang sa New Testament ay lagi po yan nire-remind sa atin. Ang pagbibigay po ay is a banal po yan sa ating Panginoon. So, that time po na nag-pray ako, Lord, is it time kung mag-abroad na po ba ako? Ngayon ko lang po ito na i-share dito. Tapos ayun po, God's answer na nakapag-abroad po ako. At nagpapasalamat po ako dun sa lahat ng taong kumulong sa akin para makapag-abroad po. At hindi po sila kinakalimutan hanggang ngayon. And then I pray to God na, Lord, help me to give the 10%. Because in my own, I can't give it to you. Dahil marami po kami yung consequences ng hindi natin pamibigay sa ating Panginoon. Kung meron ka mang pinagpala ka ngayon, magbigay ka. Continue mo yan kahit maliit lang. Kasi there is a time na babalik sa'yo yan ng Panginoon. And then I pray to God, Lord, sabi ko, yung 10 years ago, 12 years ago na prayer ko sa Panginoon, Lord, ayaw ko pong habang buhay na namupahan kami. And then, alam niyo po, sinagot po yun ng Panginoon 2021. Salamat po sa Panginoon dahil nagkaroon po kami ng sariling bahay at patuloy po namin po pinapagawa ngayon. By His grace na hindi ko po kaya sa sarili ko. Sabi ko, Lord, tunay nga pong buhay ang Panginoon. Tunay mong hindi man nare-recognize ng tao kung ano yung binibigay mo sa Kanya. Because we are not serving in people. We are serving in our living God. So, ano man yung pinapag-pray mo ngayon, I know na titingin niya ng Panginoon. Ibigay mo lang kung ano yung kaya mo na narapat para sa Kanya. At alam ko po na ang Panginoon ang magbibigay at magbabalik nito sa sa'yo. Kasi hindi naman po tayo nakatuon lang sa blessing na bibigay niya sa atin. Dapat po ay nakatuon din tayo sa Kanya mga pinagpuutos na magbigay po tayo sa Kanya. From, sabi nga po dito, di ba? Honor the Lord with your wealth and be the best part of everything to produce. Alam ko po sa sarili ko na I'm not give all. Pero alam ko po na pinagpala kami ng Panginoon by His grace na paunti-unti dinidinig niya yung aking prayers. At yun nga po, salamat po sa Panginoon sa buhay, sa privilege po. Lahat po, bawat isa sa atin po ay binigyan niya ng privilege na makapaglingkod sa Kanya. Hindi man ngayon, baka bukas, ibibigay niya ng Panginoon yung mga pinagpipray ko sa Kanya. So, before po tayo magbigay, pakitaas po yung mga envelope at mag-pray po tayo sa Panginoon. Father God, we thank you for this blessing, Panginoon, na amin pong natanggap, Panginoon. Thank you for using our employers to give us a blessing, Panginoon, na makapagbigay po sa iyong bahay sa bahay, Panginoon. In our own
rin po, Panginoon, ng bawat isa na hindi makapagbigay. By this time, Panginoon, na tuturuan mo din po sila magbigay, Panginoon, in ayon po sa iyong salita, Panginoon. Salamat po at Lord, we bless this tithes and offering that we have today. In Jesus' name, amen. Amen. Awit po tayo sa Panginoon. Sabayan niyo po ako yung mga nakal. Pagkat ikaw ay mabuti, ikaw ang aking pastor, hindi magkukulang sapat na at higit pa. Biyaya mo sa kanya at umapaw sapat na at higit pa.